steal the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your divine love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of faithful, grant us by the same Holy Spirit to relish what is right and just, and always to rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis May, for the opening prayer. Welcome, Do. Okay. Brothers and sisters, welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking, Understanding, and Knowing Our Faith. Ang topic natin for this evening is taken from the lecture of St. Alphonsus Liguori. The four principal gates of hell. So, ang impyerno ay may ano, no? Daanan. Ito yung pinaka-common, itong apat na daanan patungo sa impyerno. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Sabi ni Lord Jesus, "Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy." No? So, ang lagusan, no, or ang gate patungo sa kapahamakan o sa impyerno ay malapad at madali. No? And then, ang dadaan dito, ang pipili na dadaan dito ay marami. Sabi ni Jesus, ang kadugtong nito, "But small is the gate, and the road is difficult." Mahirap ang daan at makitid, no, ang patungo sa kaharian. At konti lang ang pumipili na dumaan dito. So makita natin, mga kapatid, ito ay opposite. Malapad, mas madaling makapasok, mas madali. Siyempre, mas pipiliin ng mga ng karamihan ang madali, no? Especially ngayon kung may, lalo na pag may nag-preach ng message na tinotolerate ang kasalanan, karamihan sa atin welcome na welcome sa atin, di ba? Mas pinipili natin yung mga preaching, mga mensahe. Nakita mo, sinabi ng ganito, sinabi ng isang pare na ganito, okay lang daw. Sinasabi ng isang preacher na ganito, okay lang daw. Mas pinipili natin yung mga message na ganyan, di ba? Kumpara sa message na nahihirapan tayo at kailangan ng ating disiplina na kontrolin ang mga tulap ng ating mga laman, na kailangan nating magsakripisyo at tatanggihan ang tawag ng ating mga kasiyahan ng ating katawan. Yeah? Small is the gate and difficult, at konti lang ang tumatahak nito. Okay? So, yung gate ng hell ay dito nakabaon sa mundo, sa lupa. Sabi ng Bible. Lamentations chapter 2 verse 9. "Her gates are sunk into the ground." So, ang lagusan ng impyerno ay andito pa lang matatagpuan sa lupa, sa mundo. Ito ay sa pamamagitan ng mga bisyo. Meaning, the seven vices, the seven deadly sins, the seven the seven vices, or ito ay pinili ni St. Alphonsus at dinescribe niya itong napaka-common na apat na lagusan. Kung
Napakaraming tao napupunta sa impyerno dahil dito. Ha? Huh? Kaya beware of these four gates. Ha? Huh? These are the vices or the sins which men offend God. So among the other vices, may maraming kasalanan, pero etong apat na ito, ito ang karamihan kung saan dumadaan ang mga tao patungong impyerno. Kaya pinapaalam natin ito, tinitake up ni St. Alphonsus para tayo ay maging aware, no? Maging aware tayo na hindi natin tatahakin itong apat na lagusan ng impyerno. Itong apat na ito ay hatred, blasphemy, theft, impurity. Hatred, pagkapuot, yung paghihiganti, no? Galit. Blasphemy, ang pagsasalita ng masama sa Diyos, pagkapuot sa Diyos. Theft, pagnanakaw. Impurity, yung kahalayan, kalaswaan, no? Kahalayan, yung kasalanan sa laman. Ito yung apat, ang pinakamarami itong lagusan na ito kung saan dumadaan ang mga tao papuntang impyerno. So beware of these four gates, no? Hindi natin sinasabi, hindi sinasabi ni St. Alphonsus na ito lang yung kasalanan na babantayan natin, no? Napakakayanan natin. Marami pa, pero ito yung pinaka common, no? So malaking tulong na ito kung ito ay iiwasan natin. Okay? So in order that you may amend and cure yourselves of these four vices. Take note, always remember, maraming nabibiktima dito sa apat na ito. So ito pa lang, ito yung pinakauna nating iwasan. Okay? Number one, the first gate is hell. Is hatred, no? The first gate of hell is hatred. As heaven, no, is the kingdom of love, so hell is the kingdom of hatred. So yan ang kaiba, no? So sa heaven, it is full of love, pagmamahal. And malalaman mo ang kaharian ng impyerno dahil ito ay puno ng puot, galit, no? Galit, puot, conflict, away. So yun, diyan mo malalaman ang tao kung nasa spirit of love, andun siya sa pinaghaharian ng Holy Spirit ang tao, because mayroong pagmamahal. Yung taong sinasabi niya na si Jesus ang kanyang sentro ng buhay, nagsisilbi siya sa Diyos, maka-Diyos, pero itong tao ito ay pinaghaharian ng galit, puot, inggit, pagkamuhi, pag maraming galit sa kanyang puso, ito ay hindi totoong nasa Diyos. Okay? Hell is the kingdom of hatred. Sinasabi ng iba, ito yung karating nating maririnig. Ha? Mahal ko ang friends ko. Mahal ko yung mga taong tumutulong sa akin. No? Mabait naman akong tao. Di ba? Huwag mo lang akong awayin, o huwag ka lang mag-cruise sa landas ko kasi hindi kita aatrasan. Di ba? Usually, yan ang mga saying ng mga tao. Mabait naman akong tao eh, pero huwag mo lang akong, kung sa Bisaya pa, ay lang kong sulay eh. Kaya di ipo ko mo atras. Buutan ko nga tao. So, sa tingin niya ba, tapos, di ba, sinasabi din natin, ako mabait ako, hindi ako nangunguna, wala akong problema. Pero pag ako ay iyong
tinikman, makikita mo. Yeah. Makikita mo yung hinahanap mo. Tapos, we are so proud when we say that. Kasi, feeling natin, mabait naman tayo kasi pag hindi lang tayo inunahan. Ang tao nagsasabi nun, tingin mo ba mabait? At maraming Katoliko ang nagsasabi ng ganun. Maraming Kristiyano nagsasabi ng ganun. Ang sabi niya, mahal ko yung mga kaibigan ko, pag mabait ka sa akin, mabait rin ako sa iyo. Pero pag ako ay kinalaban mo, na, makikita mo. Totoo ba yung mabait? Hindi. Totoo ba yung maka-Diyos? Hindi. Ang tao ba yung pupunta sa kaharian ng Diyos? Hindi. Sinasabi ng karamihan, ito yung sinasabi, pero I cannot injure him who does me injury. Ano sabi ni Jesus tungkol dyan? Maraming Kristiyanong ganon. Maraming Katolikong ganon. Sabihin niya, mabait ako sa mga mabait sa, pero huwag mo lang talaga akong unahan. So, iyan ba, yung attitude na yan, attitude ba ng Kristiyano? Anong sabi ni Jesus tungkol dyan? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5. Yan ang sinasabi ng mga pagano. Yung saying na yan, yung meme na yan, yun ang sinasabi ng mga walang Diyos at mga evil doers. Anong pinagkaiba mo sa mga taong hindi Kristiyano kung ang mga taong pinapakitaan mo ng mabuti ay yung mga taong kahit yung mga makasalanan, mga kriminal, ganun din ang ginagawa. Marunong din silang magpakita ng mabuti sa mga mabuti sa kanila. Pero kung totoo kang Kristiyano, no? Ito ang gagawin mo. Matthew chapter 5 verse 44. But I say to you, hear what I say to you, says Jesus Christ. Hear my law. Anong law ni Jesus? The law of love. Love your enemies. Ang totoo, ang huwag na Kristiyano ay hindi marunong magpatawad, hindi marunong magmahal sa kanyang mga kaaway at mga nag-aaway sa kanya. Gumagante. So, pag ikaw ay hanggang ngayon, gumagante ka pa rin, hindi ka pa totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, hindi gumagante. Masakit mang isipin, kahit ako guilty. Pero ito ang kautusan ni Jesus. Love your enemies. I wish that you, my disciples, should love even your enemies. So ano pinagkakaiba mo sa mga hindi Kristiyano kung ang binabati mo at pinapakitaan mo ng mabuti, iniimbita mo ay mga nagpapakita ng mabuti sa iyo? Pareho ka lang din sa hindi Kristiyano. Yeah? So do good to them that hate you. Ito ay utos, ha? Hindi ito suggestion. Utos ito ni Kristo. Do good to them that hate you. You must do good to them that wish you bad. Di kahit na lang sa pag-uusap, di ba? Pag pinakitaan ka ng konting insulto na medyo mataray, automatic, tinatarayan mo rin. Pag ganun ka pa rin, hindi ka pa rin follower ni Christ. Pag automatic, hindi yung ganti na sinunto ka, suntupin mo. Kahit doon pa lang sa pag-uusap, yung tinatarayan mo na rin, malayo ka pa. Okay? So, do good to them that hate you. You must do good to them that wish you bad. Pray for them that persecute and gossips you. Sinisiraan ka, iniimbintuhan ka. If you cannot do anything else, you must pray for them who persecute you. Kung wala ka man ng, walang hindi mo kayang gawin ng iba, kahit man lang ipag-pray mo na lang sila that persecute you. Pag ginawa mo yon, sabi ni Jesus, you shall be called children of God. You will be called children of God. Ito mga example. Sabi ni St. Augustine, it is by love alone a child of God is known from the child of the devil. Marating ang
kaaway, puno ka ng hang-ups, may galit ka parati sa iyong puso, you are a child of the devil. Kahit sabihin mo pang nagpe-preach ka, apologist ka, Catholic faith defender ka, kahit sabihin mo pang alive-alive forevermore, charismatic ka, kahit ano pang bigay-bigay mo dyan, puno ng galit yung heart mo, you are a child of the devil. Okay? It is by love alone a child of God is known. Okay? Do not be misled. No? Kahit ano pang ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos, you will be known by love. No? So, ito yung ginagawa ng mga saints. Okay? Because the first fruit of the Holy Spirit is, di ba, the 12 fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, modesty, chastity, self-control. Yung pinaka-first is love. Ha? So, anong ginagawa ng mga saints? They love their enemies. Yun ang first. Example, okay? Saint Catherine of Siena. Ang isang babae na sumira sa pangalan ni Saint Catherine of Siena, sinira yung pangalan niya, sinabi kong ano, siguro nag-imbento ng tungkol sa kanya. Anong ginawa ni Saint Catherine of Siena? He attended her needs nung siya ay nagkasakit, yung tong babaeng ito, na para siyang servant ng babaeng ito. Nag-serve siya as a servant sa isang babaeng sumira ng kanyang pangalan. No? The saint attended this woman in her sickness and ministered to her as a servant. Next, si Saint Achaeus. Binenta pa niya yung kanyang damit para lang masuportahan niya itong taong sumira sa pangalan niya. Okay? Saint Ambrose. Pinagtangka ang patayin siya ng isang assassin. No, kung sa panahon natin ngayon, gun for hire, no? Or riding in tandem. No? Pinagtangkaan siyang patayin, sinuportahan pa niya, binigyan niya ng daily allowance kasi itong taong ito para masuportahan kasi mahirap, binigyan pa niya ng daily allowance. No? So, itong mga example na ito are called the children of God. Ang hirap, no? Akala natin... Ang dali lang magiging mapunta sa langit. Mahirap. Kaya nga sabi ni Jesus, konti lang ang tumatahak sa daanan to dahil mahirap at madali lang ang papuntang impyerno. Mahirap at makitid. Una sa lahat, mahirap magpatawad. Lalo na ang gumawa ng mabuti sa mga taong gumagawa ng ano. Kaya, it needs to deny yourself. Take up your cross. Kaya yun ang ibig sabihin, deny yourself. Tanggihan mo ang tawag ng iyong sarili, no? Ang gusto ng sarili mo. Instinct natin 'yan eh, maggagante. Hirap. Saint Thomas of Villanova. Sabi, minsan nga, 'di ba? Dahil sa isang kaibigan na hihiling na Brad, patawarin mo na rin 'yan kasi kaibigan ko 'yan. Siya ba yung nag-ano sa'yo, may atraso sa'yo? Kaibigan ko yan, pwede patawaran mo na lang dahil sa akin. Di ba, minsan pumapayag tayo. Sige, kung di dahil sa'yo, hindi ko papatawaran. Ano na kaya kung si God mismo ang nag-uutos sa atin? Diba? Hindi mo nga matanggihan minsan ang friend mo na humihiling sa'yo na patawarin dahil sa kanya yung isang tao na may atraso sa'yo. Ano pa kaya si Lord na nag-uutos sa iyo na patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Pag ikaw ay nagpatawad, makakasigurado ka na ikaw ay papatawarin, Lord. Dahil siya mismo ang nag-promise. Sabi niya, forgive and you shall be forgiven. So, pag ikaw ay naagrabyado at naatraso at ininsulto at pinatawad mo, hindi ka gumante, makakasigurado ka sa kapatawaran kay Lord. Secured ang iyong forgiveness. He who pardons the man who has offended him, he has the promise of God himself.
Sabi ni St. John Chrysostom, by forgiving others, you will earn pardon for yourself. No? Makakamit mo ang kapatawaran pag ikaw ay nagpatawad. Pero ang kabaliktaran ay totoo. No? On the contrary, who will have vengeance? Yung taong gagante, ang taong gagante, vengeance, paano siya, hindi siya makakaasa na kapatawaran ng kanyang kasalanan. At ang taong magdadasal ng Ama namin ay kinukundi na niya ang kanyang sarili sa tuwing sasabihin niya, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Every time he says that, tapos hindi siya nagpapatawad, ay kinukundi na niya ang sarili niya. No? Kasi tuwing siya ay gagante at hindi siya marunong magpatawad, pareho lang na sinasabi niya na do not pardon me, no? Because I will not pardon my enemy. Parang sinasabi niya na huwag mo akong patawarin, Lord, dahil hindi ko kayang patawarin ang nagkasala sa akin. No? St. John Chrysostom sabi, no? Be assured that you shall be judged without mercy if you show not mercy to your neighbor. Kung hindi ka marunong sabihin mo, hindi kita mapatawad, kita lang tayo sa impyerno, tatanaman kita ng kawayan, tatanim ako ng kawayan. So, sabi niya sa James chapter 2 verse 13, for judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Huwag mong ismulin ang judgment ni God. Kasi walang makakatayo sa harap ng ni Lord na all pure, all holy. Kasi araw-araw nagkakasala tayo kahit binil sin. You will not be shown mercy. Tayo ay nakakapasok lang dahil sa mercy ni God. No? Sabi ni St. Augustine, paano ka magkakaroon ng mukha na ihaharap sa Diyos na hihingi ka ng kapatawaran kung ikaw ay hindi marunong magpatawad? Ikaw, every time na ikaw ay pinapakitaan ng no, sa iyong buhay, every time na ikaw ay pinakitaan ng mali, ikaw ay ginawa ng atraso, ugali mo ay gumagante. Ikaw ay parating gumagante. Paano ka magkakaroon ng mukha na humarap sa Diyos, humingi ng patawad, na ikaw ay nasanay na hindi magpapatawad? Di ba? If you wish to have revenge, kung gusto mong gumante sa mga nagkasala sa iyo, ano ba mga atraso ginagawa sa atin parati? Pinagbintangan ka, pinagnakawan ka, ininsulto ka, pinatay ang kanyong iyong kamag-anak o sino ba dyan, kahit ano. Tapos gusto mong gumante. If you wish to have revenge, ano sabi ni St. Augustine? Say goodbye to heaven. Hirap, no? If you wish to have revenge, say goodbye to heaven. Inihalin tulad niya ang mga taong gustong gumante sa mga taong sa mga aso. They are like dogs. They have hell in this life kasi puro gante. Para silang aso na ang kanilang buhay dito ay masalimuot. Dito pa lang sa mundo, masalimuot na ang kanilang buhay. At madadala nila ito hanggang sa kabilang buhay. They shall have hell in the next. Sabi ni St. John Chrysostom, he who is at enmity with anyone never enjoys peace. Parating nakikipag-away
parating may conflict dito sa kanyang kapwa dito sa mundo. Walang kapayapaan ang buhay niya sa mundo. He is in everlasting trouble. At ang sabi ni Saint Cyprian, no? Yung mga taong mahilig manggugulo, yes? Mga grupo natin, parating naghahasik ng hidwaan, nagpapaaway, yung mga taong ganun, di ba? Parating may kaaway. Kilala ba kayong ganun? O baka kayo din yun, no? Sabi, who is never at peace with his brothers cannot escape the charge of internal dissension, even though he may die for Christ's name. Kahit sabihin mo pa, mamatay ako para sa simbahan, para sa salita ng Diyos. O, di ba? May mga taong ganun na, pero puro pang-aaway ang sa loob, di makakapasok sa karya ng Diyos. Kahit sabihin mo pa, you are serving God, you cannot enter the kingdom of heaven. Nasa scripture yan. No? Who cause dissension, enmity, strife, cannot inherit the kingdom of God. Diba? Okay. Tapos sabihin mo na, eh, sinira niya yung aking dangal, ang aking pangalan. No? Sinira niya. Maghihiganti ako. No? Anong sinabi ni St. Alfonso? Ito ang mga salita ng mga taong patungo sa impyerno. Ito ang mga salita na ginagamit parati ng mga taong gustong gumante. Sabihin mo, eh, kinuha niya ang aking puri, ang aking dangal. Kailangan ko rin kunin ang buhay niya. Maghihigante ako. Sinira niya ang aking reputasyon. Kukunin ko rin ang kanyang buhay. Anong sagot? Bakit? Ang sagot ni St. Alfonso. Karapatan mo bang kumuha ng buhay? Nasa iyo ba ang karapatan? Sabi, God alone is the master of life. Siya lang ang may karapatan kumuha ng buhay. For it is you, O Lord, that has the power of life and death. Gusto mo bang gumante sa iyong kaaway? You should know that God, to those who want to revenge, gumante, God wishes to take vengeance on you. Gagantihan ka rin ni Lord. Bakit? Because vengeance belongs to God alone. Huwag kang mainip. Si Lord ang maggagante para sa iyo. No? Huwag kang mainip. Ang paggagante ay kay Lord. No? Hiyaan mo si Lord ang gumanti para sa iyo. Huwag kang mainip. Revenge is mine and I will repay them, no? In due time. Hiyaan mo na. Ipaubaya mo kay Lord. Si Lord ang gaganti para sa iyo. But, huwag kang mag-pray ng ganon. Lord, ipahamak mo sila. Lord, sana mabangga sila sa bus. No. Ano sabi ni Lord? Pray for them. Pray for their conversion. Pray that they will be saved. Don't curse. When you pray bad, something bad for the other person, that is called cursing. You are calling evil to happen on your fellow man. That is cursing. That is bad. Don't do that. So, hayaan mo na si Lord. But what you will do is to pray for them. You will say, eh, paano ma-repair ang aking honor? Paano mabalik yung aking dangal kung hindi ko i-defend ang sarili, kung hindi ako gagante, no? Ang sagot ni St. Alfonso, para ma-repair ang iyong honor, lalapastangin mo ang honor ni God? Ganun ba ang gusto mong mangyari? No?
Lalapastangin mo ang honor ni God dahil gusto mong ma-repair ang honor mo? Susuwayin mo ang kanyang utos para lang maibsan ang iyong damdamin? Ganun ba? Sabi ni Saint Alphonsus. You should know, my brothers, Saint Paul says, when you transgress the law of God, you dishonor God. So, anong pipiliin mo? Yung honor mo o yung honor ni God? At ano bang klaseng honor ang ire-repair mo? Ha? Parang masyado mong binibig deal yung honor mo. Ano ba yung honor ng isang Kristiyano? Yung honor ng Christian is to obey God and to observe His law. Ano ba yung law ni God? Do not repay evil with evil. Do not revenge. Okay? Hindi yan option. That is the law of God. Masama ang pag ininsulto ka, iinsulto ka rin. Pag sinamingutan ka, sumisimangot ka rin. Pag hindi ka pinakitaan ng magandang sagot, hindi mo rin sasagutin. Ako guilty, ako parati niyan. No? So, let us be, sabay-sabay tayong magbago. No? Sabihin mo, huwag mo ako isama, Dok. Hindi naman ako ganun. Eh. Hindi kita sinasama. No? Basta, let us learn from it. You say, but other men will look down upon me. Ano na lang sasabihin ng iba? Pag hindi ko didepensa, hindi ako gaganti, ano sasabihin ng iba? Weak? Or pag ang anak mo ininsulto, hindi mo, or ang asawa mo binugbog, o ano ba? Example lang. Tapos hindi ka tatayo at gaganti. Ano sasabihin ng ibang tao? No, they will look down upon me and I will look bad. Anong sabi ni Saint Alphonsus? Dahil sa takot na ikaw ay anong sasabihin ng tao sa iyo? Ikukondina mo ang iyong sarili sa impyerno? Papayag ka na? Papayag kang pupunta sa impyerno dahil lang ayaw mong i-look down ng tao? Anong sabihin ng iba? Saint John Chrysostom says, eto, napakagandang slide to. Huwag niyong kalimutan to, napakagandang slide to. Okay? Kung ikaw ay magpapatawad, instead na gaganti, anong mangyayari? Ito mangyayari. Ang mga taong ay, they will praise you. Tataas ang tingin nila sa iyo. At kung gusto mong gumante, eto, gusto mong ma-restore ang honor mo, do good to your enemy. Pakitaan mo ng mabuti ang iyong may atraso sa iyo. Anong mangyayari? Pag nakita ng iba na imbis na ikaw ay gumante, pinakitaan mo pa ng mabuti, ang isipin ng tao, they will condemn your enemy and they will speak well of you. See? Instant justice. Hayaan mo na ang mga tao na nakakita na, uy, grabe ito. Si May, ininsulto na. Tapos, ang ginanti niya pa ay mabuti. Grabe talaga. So, ang iisipin nila, magiging bida ka. Di ba? Ikaw yung magiging bida. Kasi, yung mentality natin, akala natin, uy, parang dihado ako dun, hindi ako nakasagot. Parang napahiya ako dun. No. Opposite yan. Sa totoo, pag ang tao nakita nilang martir ka, ikaw ay magiging bida. Sa totoo lang. Ano to? Sabi ni Saint John Chrysostom, the wisdom of the saint. If you forgive, the good will praise you. If you wish to be revenged, do good to your enemy because others will condemn your enemy and speak well of you. Yeah. Diba? And then, such a person gains instead of losing honor. Sa tingin mo, mawawala yung honor mo? No.
it will increase more. And ang kabutihan dito, you will save your soul. No? But on the contrary, kung kabaliktaran ang gagawin mo, he who takes revenge will be punished by God, hindi lang sa other life, dito pa lang sa mundo, you will be punished already. Ma-feel mo na ang effect ng iyong paghihigante. Bakit? For example, pinatay mo ang pumatay sa anak mo, kapatid mo, tiya mo, tiyo mo. You will be obliged to flee. Magtatago-tago ka. And, haharapin mo ang paghihigante ng kapamilya nun. At, yung unhappiness na mangyayari. And you will be tormented by remorse. At hindi lang yon, you will be condemned to hell. Diba? Maraming consequence, maraming bad effects. Yung galit mo, sandali lang yan. Pero ang effect niya forever. Iba nakakalimot. Gusto na silang gumante kasi ang sarap ng feeling na gumante. Pero ang effect forever, eternity. At saka dito pa lang sa mundo, pagsisisihan. So let us now further know, my brethren, that revenge and the desire for revenge are like. So ang paghihigante at ang pagnanais na gumante ay parehos lang, sabi ni Saint Alphonsus. Kaya mag-ingat tayo sa ating iniisip. Pag iyan ay may tukso sa ating, pumapasok sa ating isip na gusto nating gumante, let us reject that, rebuke that mind, that thinking. Always remember, what we think is very important. We have to renew our life by the renewing of what we think. Sa isip pa lang, di ba? Paano tayo nagkakasala? Sa gawa, sa salita, sa isip, at hindi paggawa ng ating kailangang gawin. Sa isip, pwede na tayong magkakaroon ng mortal sin. They are the same sin. Okay? Be careful. So, every time that tayo ay matutukso na gumawa ng nagagante at tumataas yung ating passion sa ating hatred dahil may atraso sa atin, no? Normal na reaction yan na tayo magagalit. What are we to do? Anong gagawin natin? So every time it happens, we have to go to God to ask God for help. Immediately ask God for help. Hindi natin kaya yan sa ating sarili. That is why Saint Paul said, we have to pray always. So, sa isang araw, di ba, may mga nakakairitang mga tao sa jeep, conductor, driver, cashier, secretary, pasyente, doktor, ano pa dyan, di ba? Kakainis. Ako rin, minsan, kakainis rin siguro ako sa mukha ng pasyente, di ba? So, every time it happens, what will you do? Ask God, Lord, help me. Call on the name of Mama Mary, who will help us to have strength to forgive. Hirap, no? Hindi natin kaya yan sa ating sarili. We have to call on God and Mama Mary. And you should say, Lord, for the love of you, I forgive the injury that has been done to me. Lord, for the love of you, I forgive the injury that has been done to me. And do thou in your mercy forgive me all the injuries I have done you. Huh? Because of my love for you, I will forgive. Sabihin mo. Second, gate of hell, blasphemy. Sabi sa Catechism ng Catholic Church, blasphemy is when you speak something or you think, hindi lang speak, but you think inward or outward words of hatred towards God. No? Misusing God's name. Ginagamit mong pangalan ng Lord. Oh, cross my heart, hope to die. Di ako kumuha dyan, di ako pumatay, hindi ako nagnakaw sa kabanang bayan.
God is my witness. That is blasphemy. Or sabihin mong, for example, pinaka-common, if God is good, bakit niya hinayaan ito? Bakit niya namatay ang anak ko? Bakit nawalan ako ng trabaho? Bakit nawalan ang jowa ko? O bakit hindi ako sinagot? Hindi totoo ang Diyos. Wala kang kwenta, Lord. Yun. Bakit meron akong cancer? Bakit? You're not a good God. That is blasphemy. Kaya, during, yung tao malapit na mamatay, naghihingalo sa hospital, that's why you have to pray hard for that person. Nababantayan siya ng mga angels. Kasi, ang napakaraming temptation na ititira ng diablo sa tao pag malapit ng mamatay. Kahit anong mga temptation, inaatake yan. Ang pinakamaraming atake ng diablo ay sa panahon ng malapit ng tao mamamatay. Anong example ng mga temptation? Hindi lang lustful thoughts, kundi thoughts of despair and blasphemy. Kung mabait pa si Lord, bakit hinayaan kanya magaganito, magdurusa na ganyan, hindi mabait si Lord. Tapos, pag nag-consent ka niyan, pag nag-consent ka din sa temptation na yan, delikado ka. Kaya, always repeat the name Jesus and Mary. Kasi, totoo no, if you are good, why do you allow me to suffer like this? Pag nag-consent ka dyan, delikado yan, mortal sin yan. Kaya, no, don't despair. Don't blame God. Don't curse God. Don't blaspheme. Yeah. At saka yung blasphemy ay hindi lang kay God, kundi including mga saints at saka mga sacred things. Yung babasagin mo ang mga ribulto, that is blasphemy. Sacred things, mga Eucharist, sacraments. No? And then, you use God to take advantage of other people. Di ba? You use the name of God para makakuha ka ng mga pera, yung iba makulong, ma-torture, sabi dito sa Catechism. So, some people, kung when things go wrong, may mga bulilya sa buhay nila, mga pighati, biniblame nila si God. Huh? Biniblame nila si God. That is blasphemy. So, sabi ni St. John Chrysostom, mag-ingat tayo sa ating iniisip. Our mind is very powerful. It could save us, it can bring us to hell, our mind. So, sabi ni St. John Chrysostom, every sin compared with blasphemy is light. Magaan lang yung ibang kasalanan, pero compared mo sa blasphemy, napakabigat ng blasphemy. There is nothing worse than blasphemy. Bakit? Sabi ni St. Bernard, other sins are committed through frailty, dahil sa ating kahinaan. Pero itong blasphemy is through malice. Sinasadya talaga. Sabi ni St. Bernardine of Siena, diabolical itong sin ng blasphemy. Kasi, pareho, kagaya siya ng demonyo na inaatake directly si God. No? Mas masahol pa ito sa mga taong nag-crucify kay Jesus dahil kinrucify nila si Jesus, pinako nila si Kristo sa cross dahil hindi pa nila sure, hindi pa nila alam na si Kristo ay Diyos. Pero tayo, alam natin si Lord na si God na Diyos. Atin pa siyang sinisisi. We are insulting Him face to face. No? Mas masahol pa siya dahil ang mga aso hindi nila kinakagat ang kanilang master. Pero si God, we are blaspheming God at the very moment He bestows blessings on us. Sabi ni Julius III, huwag tayong magtaka kung bakit ang mga kastigo ng Diyos, ang kanyang mga parusa ay hindi umaalis sa ating bansa hanggat ang mga blasphemy ay hindi nawawala sa ating mga labi. So, natandaan nyo, merong dito sa Pilipinas who called God stupid. At anong ginawa natin? Did we defend the honor of God? We even praise this man
Ah? So wag na tayo magtaka kung ang scourge dito sa ating mundo, sa ating bansa, hindi aalis-alis. We should not wonder the scourges of God do not cease while such a crime exists among us. Huh? Did we defend the honor of God? No. King Robert of France, when he was praying to God for peace, sinagot siya ni God through the crucifix, sinabi, "The kingdom never will have peace if blasphemy is not eradicated from the kingdom." Kung ang blasphemy ay hinahayaan nyo, no? Blasphemy against God, hinahayaan nyo, lalo na mismo kung ang the leader of the country is the one blaspheming. Ha? Ang sabi dito, the kingdom never should have had peace if he had not eradicated blasphemy. King Louis of France. Si King Louis of France is a saint. He is very strict na sa kanyang kingdom, pag may taong nag-blaspheme kay God, papasuin na pa, yung kagaya ng ano, yung lalagyan ng brand ng kagaya ng mga baka, papasuin yung ano, lalagyan ng marka ng na siya ay blasphemer. Yun ang parusa. Isang araw, may isang mayaman, nobleman, nag-blaspheme kay God, pinatawa ng parusa na ganun. At minungkahi siya ng iba, kawawa naman, nobleman yan, huwag mong parusahan ng ganyan. Kasi nobleman, di ba? Big time or isang prince siguro. Sabi niya, hindi, paparusahan yan. Kasi kahit ako, sabi ni King Louis, Saint Louis, kahit ako, kung maging guilty ng blasphemy kay God, paparusahan ko rin ang sarili ko. Sabi niya dito, that he would suffer his own mouth to be burned sooner than allow such an outrage to be put upon God in his kingdom. Hindi niya hayaan na sa kanyang kaharian may taong magbablaspheme. Bakit? Madadamay lahat. Lalo na pag mas mataas ang antas sa lipunan. Okay? Tell me, blasphemer, saan ang iyong lugar? Ikaw, saan bansa ka nararapat? Nararapat ka sa impyerno, sabi ni St. Alphonsus. Malalaman si Peter, nakita ang kanyang totoong kulay doon sa nung dininay niya si God, and he used foul mouth, he blasphemed. It will be revealed your true self. Ang sabi dito, ikaw ganun ka rin ba? In your speech, you will be known, you will be discovered. Ano ang language ng mga diablo? Blasphemy. Ano ang language ng mga tao na sa impyerno? Sa loob ng impyerno, puro blasphemy ang maririnig mo. Puro blasphemy ang maririnig mo, ang sigaw ng mga tao sa loob ng impyerno. So anong gagawin mo? Never dapat marinig sa labi mo or sa isipan mo ang pag blaming God, no? Blaspheming God, no? As has happened to many who have died who has blasphemy in their mouths. So, ang sabi, maraming namamatay who has blasphemy in their mouths and in their minds. Why did you allow this to me? That is very dangerous. So, anong gabi natin when we are tempted to blaspheme God? You should say, cursed be my sins. Mother of God, assist me. Give me patience. Pag sinabi mo yan, ang iyong galit huhupa and will pass off quickly. No? And you will be given grace by God after the trial. So lahat yan mga pagsubok. No? So huwag mong i-blame si God. Always say, blessed be God. Sabi ni St. John of Avila, during time of
suffering, trials, and great tribulation. Pag nakasabi ka ng blessed be God, mas marami siyang points kumpara sa sabihin mo na blessed be God during time of peace, during the time of happiness and joy. So, yun. Parati kong maalala si Sister May nung sa panahon ng kanyang pinaka-greatest trial. His son was taken away from him, from her, because of dengue. And his son is also attending our Bible study every Wednesday. No? Pael, in honor of Pael. He's 5 years old. Sister May did not blame God. He blessed God, accepted His will. Grabe ang honor, grabe ang blessing, ang points niyan. No? Napakasakit, hindi ko ma-imagine. But because of that, they bless God and they say, ang plano ni Lord ang masunod. No? If you do not act like this, you will find yourself more afflicted. So, anong mangyayari sa iyo kung i-blame mo si God? Wala. Lalo lang hihirap ang buhay mo. For example, andiyan ka sa hospital. Alboroto ka, ganito. Instead of saying your will be done, lalo lang sasakit ang pakiramdam mo, wala ka pang ano. You will be punished. Hindi lang i-punished. Lalo pang sasakit ang sakit mo. Di ba? It will increase your unhappiness. Walang magagawa. So, but if you submit to the will of God, and then you accept everything that comes from the hand of God for your own good, you say, blessed be God for your will, you will be rewarded. And at the same time, your feelings will have joy. Now, let's go to the number 3. The third gate of hell is theft. Large portion of the damned will enter. Maraming papasok dito. Some adore money as their God, look upon it as their object of desires. Psalm chapter 103 verse 12. The idols of the Gentiles are silver and gold, but the sentence of condemnation has already been pronounced against such. Nor thieves nor extortioners shall possess the kingdom of God. Okay. Sabi ni Saint Antoninus, hindi naman ito ang pinakamabigat na kasalanan sa lahat. Ngunit napakadelikado ng kasalanan ito. Bakit? Kahit hindi siya yung pinakamabigat, napakamaraming napunta sa impyerno. Ipapaliwanag natin kung bakit. Ito, napakagandang slide ito. Huwag niyong kalimutan. Okay? Pwede niyo itong i-screenshot. Ang sabi ni Saint Antoninus, para mapatawad ang ibang kasalanan, kailangan mo lang ng true repentance. Okay? Kailangan mo lang ng true repentance. Pero sa kasalanan ng pagnanakaw, hindi sapat ang true repentance para mapatawad. Ito ay kinoroborate ni Saint Augustine at Saint John Vianney. Sabi ni Saint, ano ang kailangan? Hindi sapat ang true repentance sa pagnanakaw. Kailangan ng restitution para mapatawad. Kaya ito ang napakahirap ng kasalanan ito at na maraming napupunta sa impyerno dahil kailangan mo pa ng restitution. Anong ibig sabihin ng restitution, mga kapatid? Isusoli mo dapat yung ninakaw mo. Hindi ka mapapatawad pag hindi mo sinoli. Yan ang hirap sa kasalanan ito. Maraming hindi alam. Maraming hindi alam ang katikisim, kaya kahit nag-confess pa, hindi pa rin. Kasi hindi sinoli ang ninakaw. May isang hermit, pinakitaan siya ng vision. Nakita niya si Lucifer nakaupo sa kanyang trono at ini-interview ang isang demonyo. Sabi niya sa demonyo, ikaw, ba't ang tagal mong nakabalik sa impyerno? Ba't ang tagal mo sa earth? Sabi ng demonyo kay Lucifer, eh master, natagalan ako doon sa isang tao. Bakit anong ginawa mo sa isang tao? Kasi hinihimo ko siya na wag
isole ang kanyang ninakaw matapos siyang maghingi ng patawad. Hinihimo ko siyang huwag isole. Kaya natagalan ako. Kita mo? Matapos kang magsisi, meron pang isang tukso. Tukso na huwag mong isole. Kaya napakahirap ng kasalanan ito. Maraming napupunta sa impyerno. Nakikita natin to araw-araw. Ang daming korupsyon, kickback, SOP, pagkukuha ng mga sa office, kung ano-ano. May nakita ka bang nag-restitution? May nakita ka bang nag-soli? Konti lang ang nagsusoli. Ha? Konti lang ang nagsusoli. Konti lang umaamin. Interview pa sa TV. God is my witness. Hindi ako corrupt. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nag-ano. Ha? So, kung in the past, you've been guilty of this, don't waste time. Make restitution as soon as possible. Isoli mo kaagad ang mga inagaw mong lupa, yung sa kapatid mo, o sa pinsan mo, o sa tiya mo, o sa ano ba. O ang pag you cheat, no, dishonest, kahit anong bagay na nakuha mo. No? Kung hindi mo kayang ibigay immediately lahat, isoli lahat, you can pay it by degrees. Konti-konti hanggang matapos mo. Kung sa Bisaya pa, may impas mo. Hinay-hinay biyari. Impas. Na-take out natin itong topic ng restitution. Ha? Pero pwede mong isoli by anonymous. Huwag kang magsabi ng iyong identity. Pwede. Padala sulat. Pwede mo. Ano. Ibang topic yun. So, kung gusto nyo malaman yung restitution, may hanapin nyo ng topic about restitution. So, ang sabi dito, you should know that the property of another in your possession, kung andyan sa iyo ang gamit o pagmamayari ng iba, kinuha mo andyan sa iyo, hindi lang ito magdadala sa iyo sa impyerno, kundi it will make your life miserable here on earth. Magsisimula ang miserable life mo dito pa lang sa mundo. At ang property ng ibang tao na kinuha mo will bring curse to your house. Dadali niya yung curse, yung sumpa sa bahay ng mangnanakaw. Kung titignan mo, ang sarap-sarap ng buhay nila, parang walang problema, no? Di mo lang alam. No? Di mo lang alam kung ano mga pighati na na-experience ng mga tao yun. So, ang warning sa mga mothers, wives, sample, darating sa bahay ang iyong husband or anak, may dalang nakaw, dilihensya galing sa nakaw, anong gagawin mo? You should rebuke them, admonish them, at sabihin mong isole. Huwag mo silang ikonsente, huwag mo silang, kahit in your silence, huwag ka lang tumahimik. Even consent it to by silence, huwag. Because masasama ka sa parusa. You should rebuke them, admonish them, na isole. St. John Chrysostom, ang iba, sabi ni St. John Chrysostom, ang iba, akala nila, napapawi nila ang kinalang konsensya dahil magbibigay na lang sila sa charity. Magbibigay sila sa mga pulubi. Ibibigay nila sa pulubi ang kanilang ninakaw. Pwede ba yon? Hindi. Sabi ni St. John Chrysostom, Christ will not be fed with the plunder of others. Hindi mo pwedeng ibigay ang sanakaw, like Robin Hood. Pag nanakaw ka, ibigay mo sa mahirap. Hindi. Christ will not be fed with the plunder of others. Kailangan mong isole sa ninakawan mo ang iyong ninakaw. Huwag mong ibigay sa simbahan o ipanglimos mo. Ibang iba, di ba? Proud sila sa kanilang corruption, sa kanilang nanakaw kasi nagbibigay sila. That is
sabi ni St. Augustine, alms of Judas. Huh? Alms of Judas. Si Zacchaeus, maybe, if I'm not mistaken, he's already a saint, no? Si Zacchaeus, tax collector. He is a dishonest tax collector. Bumisita si Jesus sa kanya. Anong sabi niya? Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody of anything, I will pay back 4 times the amount. Matapos siya sinabi, ang willingness niya, no, kahit hindi niya pa nabigay, pero ang willingness niya na ibigay, anong sagot ni Lord? Today, salvation has come to this house. So itong verse na ito, ang sample na kailangan nating isole. Kung pwede, doblehin natin. No? Now let's go to the last gate of hell, impurity. Impurity. Kahalayan. Yung kasalanan sa laman. Ha? This gate, ito yung gate na pinakamaraming napupunta sa impyerno. So kung sa pagnanakaw ay marami ang napupunta, ito yung pinakamarami. The greater number of the damned enter. Saint Antoninus writes that such is the nauseousness of the sin that the devils themselves cannot endure it. Ibig sabihin, kasuklam-suklam ito kahit sa mga demonyo. Hindi nila, no? Kahit sa mga devil, hindi nila ito masisikmura. Itong kasalanang ito, kasuklam-suklam, nakakasuka ito, kahit sa mga diablo, sabi ni Saint Antoninus. At ang mga doctors of the church, sabi, may mga demons, di ba, dating mga angels ang mga demons, di ba? They become devils. May mga hierarchy yan of devils. Yung mga higher levels ng mga fallen angels, dahil sa kanilang high degree dati, na maalala nila ang dati nilang dignidad, hindi nila masikmura na magtukso sa tao dito ng iba. They disdain tempting to so loathsome a sin. Kahit sa mga fallen angel nga, kasuklam-suklam ito. So napaka base, napaka kasuklam-suklam itong kasalanan ito, no? So, etong sasabihin ng mga mahalay ng mga tao. God will have compassion in us. Maawa si Lord sa atin. God will understand. Dahil alam naman ni Lord na marupok tayo. Tao lang kami, marupok. May pangangailangan. Ito yung palusot para atin ng mga tao, no? Hindi naman siguro kami i-kukundinan ni Lord dahil maiintindihan ni Lord. God is merciful. Ang sabi ni Saint Alphonsus, remember, the most horrible chastisement ni God na pinataw sa mundo ay dahil dito. Dahil sa itong kasalanan ito. Dahil sa kasalanan ito, the sin of impurity, that God said, I have repented of having made man. Nagsisi si God kung ba't niya ginawa pa ang tao. Dahil sa kasalanan ito. Diba? Sa Genesis. Ot, he sent fire from heaven upon 5 cities sa Sodom and Gomorrah. Diba? And he destroyed mankind by the deluge sa panahon ni Noah. And saved 8 people only because of this sin. So, he will punish this sin in the afterlife. Not only that, it will start now also. Just go to the hospitals. You will see people of AIDS, gonorrhea disease, a lot of ulcers, like in syphilis, di ba? Mga STD. Dito pala nagsasuffer na. God punishes it.
And God says, dahil tinalikuran niyo ako at pinagpalit niyo ako sa kapiranggot na kasiyahan, panandali ang kasalanan ng laman, no? Pagbabayaran niyo ang iyong kasamaan dito sa mundo pa lang. Sabi ni Saint Remigius, the greater number of damned are in hell through this vice. Sabi ni Saint Isidore, the human race is brought under the power of the devil more by lust than by all other vices. Understandable, no? Facebook ngayon. Anong laman ng Facebook? TikTok. Halos mga babae nagsasayaw sa harap. Naka-shorts, cleavage, sasayaw-sayaw, ganun-ganun. Papakita ng kanilang kaseksihan. I hope magagawa ko yung lecture next, modesty. Now, you'll be shocked by the lecture on modesty. Grabe ang responsibility natin. Ang last, grabe na talaga ang mga immodest sa internet, sa movies, shows. We are bombarded with lustful images. No? So, bakit napakadaling gawin ito ng sin of impurity? Dahil sa laman, nagsisimula. Natural inclination ng laman natin. No? Napakadali. That is the natural inclination ng ating flesh. Sexual sin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 18, umiwas kayo, lumayo kayo, no? Tumakas kayo from sexual immorality. Bakit? All other sins a person commit are outside of the body. Lahat ng kasalanan outside the body. Pero once sexual immorality na ginawa mo, sin against your own body. You are sinning against your own body. At sa kasabi ni Saint Thomas Aquinas, pag nagtukso ang diablo, ang demonyo sa tao, sisiguraduhin niya talaga itong kasalanan ito. Hindi siya na magpapatagal-tagal. Excited siyang gawin ito ng tuksoin ang tao dahil alam niya pag ikaw ay na-hook, pag ikaw ay nakuha niya sa kasalanan ito, mahirap ka nang hugutin. Mahirap ka nang tanggalin sa ganitong bisyo. Pag ikaw ay nahulog na sa sexual sin. Kaya maraming mga naghihingi ng advice, Brad, paano ba ito? Tagal ko nang gusto magbago. Huwag ka nang pumasok ito, lalo na sa mga pornography, masturbation, fornication. Mahihirapan ka pag ikaw ay na-addict nito. No? Because alam ni ng devil that a person who is plunged in this infernal mire remains fast therein and almost wholly unable to free himself. Sabi ni Father Ripperger, at all cost, huwag ka nang tumikim manood ng pornography. Never ever ever watch, kasi pag na, nagsimula ka na, ang hirap ng lumabas. At pag may nakita ka, ibabalik-balik ng diablo, i-review sa mind mo. So you have to pray for the grace for forgetfulness. And sabi ni Saint Lawrence Justinian, this vice deprives one of all the light. Mabubulag ang tao. Kaya mga taong sexually impure, no, mga immoral, proud pa sa kanilang mga cheeks, kanilang mga escapades, proud pa. Kita mo, wala nang direksyon ng kanilang judgment. Mapuro lang kanilang judgment sa buhay. They commit sin easily. Because they are so blind, they forget God. Saint Jerome says, he obeys only sensual appetite which causes him to act like beast. Animalistic. Oh, okay. Pag tinanong mo yung tao mahilig mag
isip ng impure thoughts. Pag tinanong mo siya, ilang beses ka ba nag-iisip ng ganun, ng mga hahalay na mga pag-iisip? Sasagot niya, hindi ko na maisip, hindi ko na mabilang, ano kadami. Brother, if you cannot tell the number how many times, always remember that God remembers. And you know that a single immodest or single lustful thought that you consent is enough to send you to hell. Always remember, Saint Jerome said, a single immodest thought is enough to send you to hell. Don't ever say that kung ano lang ginagawa mo, yun lang makakadala sa iyo sa kasalanan. No, even your thought. Diba? Sabi ni Jesus, anyone who looks at a woman with a lust in his heart has committed adultery in his heart already. Diba? How many immodest words have you spoken? Green jokes? Ilan na ba? Na ikaw ay naaliw at nadala mo, na-encourage mo ang iba na magkasala dahil sa iyong mga immodest words. And then you will say, papalusot ka, paano ako makakatanggi nito sa kadaming mga tukso na nagpapalibot sa atin? I am weak. I am flesh. Marupok lang ako. Tao lang tayo. Yun parating sinasabi ng mga pagkat ako ay tao lamang. Hindi yan makakalusot sa judgment. Sabihin mong pagkat ikaw ay tao lamang. No? You have been purchased by the blood of Christ. Ang sagot ni St. Alphonsus, alam mo naman palang mahina ka. Alam mo naman palang ikaw ay marupok. Bakit hindi mo tinatawag ang, hindi mo hinihiling ang tulong ni God at saka ni Mama Mary, who is the mother of purity? So call on Mama Mary, who is the mother of purity. At dahil sinabi mo ikaw ay tao lamang, why do you throw yourself in the way of sin? Ano ibig sabihin yan? Bakit mo nilalagay ang sarili mo sa sitwasyon na ikaw ay matutukso? Example, nagde-date ka, kayo dalawa. Pupunta ka sa mga bahay aliwan. Pupunta ka sa mga friends mo na mahilig magsabi ng green jokes. Mahilig ka magnood ng Netflix na daming kissing scene. Lumayo ka sa mga sitwasyong yon. Huwag mong ilagay ang iyong sarili na ikaw ay matutukso. Okay? Bakit mo hinahayaan na ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon na ikaw ay matutukso? Diba sinasabi mo? Lead us away from temptation. And why do you not mortify your eyes? Ba't hindi mo kinokontrol ang iyong mata? So ngayon, kahit ano pa sabi nila, panoorin mo, ang ganda ng panood. Ganda ng movie na yan. Pero kung kissing scene, violence, patayan, vengeance, revenge, hindi mo naman kinokontrol kung ano pumapasok sa mind mo, tapos sasabihin mo, bakit ang daming temptation? Sa media pa lang, sa TV pa lang, grabe na. Filter your eyes. No? Why do you gaze upon those objects which temptations flow? Alam nyo, ito extreme, hindi ko sinasabing gayahin ito, pero si St. Aloysius Gonzaga never raised his eyes to look even upon his mother. Grabe. Kaya tingnan lang yung, parang hindi siya matemp, nanay niya, babae, hindi nga niya tinitingnan. Si Aloysius Gonzaga, yung technique niya, parating nakayuko, naglalakad, nakayuko, parang hindi siya, binabantayan niya parati yung mata niya. I'm not saying you do this. Pero, we cannot blame him. So, it's just an example. No? St. Aloysius Gonzaga never raised his eyes to look upon even his mother. So, kung hindi niyo man ito gagawin, kahit pa lang at least, huwag na kayong manood ng mga movies, Netflix na daming temptation. Diba? At itong sa kasalanan ito, itong vice na ito, nagdadala ng ibang kasalanan. Nagdudulot. Like,
pagnanakaw. Eh, ba't ka magnanakaw ng sexual immoral ka? Siyempre, para sa mga chicks mo, para sa mga kulasisi mo, kulang yung budget mo, magnanakaw ka, magkokorap ka, di ba? Or enmities, selos. Gusto mo yung chicks na yon, enmity, away, di ba? At ito yung number one cause na sacrilegious confession at communion. Yeah? Every Sunday, tingnan mo yung mga kabataan, maliban sa kanilang mga maliliit na mga spaghetti, mga miniskirt, ilan dyan, after mass, magche-check-in, premarital sex. Pero pumipila sa communion. Hindi mga lang winawarningan. No? Sad to say, they are not warned enough. Sacrilegious communion yan. At sa confession, hindi ko no-confess yan. Kasi nahihiya. Because of reason of shame. No? At sad to say, huwag na tayo magalit, konti lang talaga ang mga pare na nagpapa-confess. Ha? Konti lang tumatanggi pa. It is sacrilege above all things. Ito sabi ni si St. Paul, di ba? It brings sickness and death because they are receiving the Holy Eucharist with mortal sin. Sabi ni St. Paul, he that eats and drinks unworthily eats and drinks judgment to himself, not discerning the body of the Lord. And he adds, therefore, many are sick and weak among you, and some have died. Sabi St. Paul sa Corinthians. At ito ay kinonfirm ni St. John Chrysostom. In-explain niya ang passage na yan ni St. Paul that pinapunish tayo ni Lord with disease, sickness, because we receive the sacrament of Eucharist with guilty conscience. Okay? Sabihin ng iba, yung verse na yan, hindi naman yan tungkol dyan. No, kinonfirm ni St. John Chrysostom. Nakakasakit tayo because we receive the Eucharist in a mortal sin. Yung iba namamatay. Okay. Huwag kang mawala ng pag-asa if you are guilty of this, of sexual impurity. Do not be disheartened. Anong gagawin mo? Arise at once. Tumayo ka, bumangon ka, and magmakaawa ka kay Lord, na bibigyan ka niya ng liwanag, at He will stretch out His hands to you. Iabot niya ang kamay niya sa iyo. The first thing you should do, ang una mong gawin, the first thing, sa mga nagtatanong sa akin, parati, paano ba to, paano? Ang sinasagot ko parati, pagtamad ka mag-pray, huwag ka nang umasa na ma-break free mo ang sin against impurity. It is only through the grace of God that you can break free. If you are lazy to pray, cannot break free. So the first thing you do is break the occasion of sin. Yung mga sitwasyon na malalagay ka sa sitwasyon na madali ka matukso, especially media, TV, stay away. Break the occasion of sin. Kasi pag hindi mo ginawa yan, lahat ng preaching, lahat ng luha, iyak mo, resolution mo, lahat ng confession mo will be useless. Sabi ni Saint Alphonsus. Break the occasion of sin. Iwasan mo yung mga barkada, sitwasyon, palabas na maglalagay sa iyo sa sitwasyon. Okay? And then, always recommend yourself to God and Mama Mary, who is the mother of purity. Do not be discouraged by temptation. Atake yung mga temptation sa iyo. Hindi yan kasalanan, mga kapatid. Pag may mga lustful thoughts, mga nakahubad sa isip mo, hindi yan kasalanan. That is temptation. You just have to fight. You just have to call, Lord, help me. No?
Tawagin mo kaagad ang pangalan ni Jesus at saka ni Mama Mary. Pronounce their sacred names. Huh? It will make the devil fly away. And it will suffocate the flame within you. Eh pag nagpursige pa rin ang demonyo, ayaw pa rin lumabas, huwag ka rin tumigil. Persevere in calling upon Jesus and Mary. And you will not fall. Persevere in calling. Huwag ka tumigil. Hanggang di mawala. And also, in addition, have a special devotion to Our Lady. You can also start to fast every Saturday in her honor. No? And then, visit her image every day and beg her to obtain the deliverance from that vice. Kung nahook ka na dyan, like homosexuality, pornography, masturbation, kung ano dyan, gusto mong magbago, no? Fornication, kung ano pa dyan. Hirap yan. Hindi yan madali. No? Nasabi ko na yan sa aking testimony dati. How many years ako nag-struggle dyan? How many years? And then I was set free. Praise be to God. And every morning, including in your prayer, never omit, no, wag mong kalimutan to pray the three Hail Marys devotion in her honor. No? Honor of her purity, and also in going to bed. So, twice a day, pray the three Hail Marys. Maliban sa rosary, ha? Sabihin mo, nag-rosary na ako, okay na yan, marami ng Hail Marys. Iba yun. Iba yung three Hail Mary devotion for purity. Okay? And of all things, no? Pag, yun, again, hindi tayo mapapagod sa pagsabi, always call in the name of Jesus and Mary. Tandaan, kapatid, hindi tayo ma-convert now. Huwag mo na sabihin, 20 years from now, I will convert. No. If you will not be converted now, there's a great chance that you will not be converted ever. If you do not be converted now, hindi mo sisimulan ngayon, malaki ang chance na you will die not converted. God bless us all. So, as our closing prayer, ito na lang yung ating closing prayer. Yeah? Act of contrition. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, because they offend Thee, my God, who are all good, and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So thank you, brothers and sisters, sa pag-attend. I will call on, so greet ko yung mga nag-attend, Sister Del, Sister Daisy, Sister Nerelisa, Brother Gonzalo, meron din. Brother to or Sister Ipone, Sis Joanne, Sis Laila, Sis Luis. Good Brother evening. Thank you, Doc. Thank you sa mga nag-attend. Thank you so much. Extra points sa mga nag-attend sa Zoom. Marami po natutunan. Thank you, brothers and sisters. At saka points sa mga nag-attend sa Facebook. Doc, pwede po magtanong? Sure. Sige, sis. Medyo personal. Kung nahihiya kasi pwedeng PM. Pero kung, PM na lang po kasi sige. Medyo maano yung maselan. Sige. Maselan. Okay. May involvement sige, ng ibang lang, tao. PM so. Kung yes po. Sis. Thank you, Doc. God bless. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Bye-bye. Good night. Bye.